Bago na subukan ni Kuya Bal, si Lola Damiana po ay sobrang kawawa. Ano po, di ba ga? Yung bahay niya, sirang-sira at halos walang makain si Lola Damiana. Di ba? Napansin niyo ba si Lola Damiana? Minsan baga nagsasalita ng mag-isa at laging galit. May tao doon. Pero noon po, walang taong pumupunta. Kasi yung matanda, matapang. Siguro dahil sa laging gutom, at walang nag-aalaga sa kanya. Ganun yun. Sobrang kawawa, mga kalinga. Si Lola Damiana. Bago po nasumpungan ni Kuya Val, si Lola Damiana po, ano po mga kalinga, no? Sobrang hirap ng kanyang buhay. Ngayon po, sa awa ng Diyos, ay unti-unti po gumaganda. Dati pag siya po'y napunta sa palengke, tinataboy ng mga tao. Hindi pinapansin. Totoo man yun, mga kalinga. Walang biro po, di ba? Nung si Lola Damiana po, hindi pa siya kilala, nagpupunta ng palengke, sumisikat, kasi nga, di pa nangihingi, binibigyan na eh. Pag sinaglalakad, maraming tumitingin, maraming sumusunod kay Lola Damiana. Kung isang magbabantay, yung manugang niya, si Landa, sabi ko, Landa, yung nanay mo, alagaan mo, ipagluto mo, sabi ko sa kanya, ipagluto mo, Landa, yung nanay mo, si Lola Damiana, at para wag na pumunta ng palengke para magpalimos, ganap yung pagkain. Di ba sabi ko sa kanya, umaga, ipagluto mo yung matanda, kasi unang-unang nanay mo yan eh, yan po yung nanay ng asawa mo. Eh, dapat lang naalagaan, di ba, mga kalinga? Nanay mo yan eh. Kinuha si Landa para alagaan ang kanyang biyanan at binibigyan siya ng sweldo para parang tulong niya din sa kanila dahil wala naman trabaho si Landa. Para siya na lang magbabantay kay Lola para hindi na siya pupunta sa palengke para mamalimos. Ganyan kabait si Kuya Bal na dapat naman na hindi niya dapat gawin yun dahil nanay nila yun, biyanan niya yun. Hindi naman obligasyon ni Kuya Bal na magbigay ng sahod para sa kanyang biyanan. Saan kayo nakakita ng ganyan na Kuya Bal na tapos na siyang tulungan, magbibigay pa siya ng allowance at bayad sa magbabantay kay Lola na parang anak na niya. Biyanan, iba? Kasi asawa ni Landa, si Bernie, anak ni Lola Damiana. Sabi ko, ako yung nagswildo sa YouTube channel, mayroon kang mayroon kang pera sa akin, 5,000 pesos. So kami po yung nagkasundo doon, mga kalinga. Tapos linggo-linggo, may budget sa pagkain. Eh, may bigas naman makaibigan eh. May bigas. Mayroong bigas na diadala ko doon. Kung naubos yung bigas, siyempre, meron uli. Basta sabi ko, basta linggo-linggo, bigyan ko ni pang-ulam. Pang-ulam. Ayun po, mga kalinga, pinin naman si Kalinga Prab. Kalinga Prab, kinuha niya si Melody, Lola Damiana. Binibigyan ni Kalinga Prab si Melody ng pera, buwan-buwan. Yun ang usapan nila. Ako naman, ang usap ko naman si Landa. Landa, alagaan mo si nanay mo. Itong perang pagkain niya, lutuan mo, at ito ay yung allowance mo, 5,000 pesos. 5,000 pesos a month, sabi ko sa kanya. Kasi, biyanan mo yan, biyanan mo. Nanay ng asawa mo, sabi ko. Si Kalinga Prab po kumuha din ng parang katuwang si Melody. Kinuha niya, Melody ito, ito yung budget mo, ito yung sweldo mo, allowance. Nagkasundo sila, mga kalinga. Totoo yan, walang biro. Ibig sabihin po, ang usap ko, ang kaharap ko, ang kausap ko, walang iba kundi si Landa. Alang-alang po, para mabantayan yung matanda, biniyaran ko sila. Kahit 5,000 lang po. Sa probinsya po, okay na ito. Tapos iwan yung pagkain pa. 1,000 a week. 1,000 a week. Di ba malaking bagay po yun sa kanila? Malaking tulong po yun. Ngayon, siyempre, si Kalinga Prab, gusto rin niyang mabantayan itong si Lola Damiana. Sabi nga,
overprotected na. Overprotected. Minsan po, mayroong binibigay si Kalinga Prab na budget. Ha? Budget po para sa pagkain ni Lula Damiana. Isipin mo yan. Meron pa yung galing sa akin na budget sa pagkain. At yung kay Kalinga Prab, kay Melody, meron din siyang budget na pagkain. Minsan baga nagluto si Melody ng sinabawang baka. Kaya si Damiana po, Damiana, maganda na yung kanyang katawan ngayon. Ha? Medyo masigla na po yung kanyang pangatawan. Kasi sagana sa pagkain. May pagkain na eh, mga kaibigan. Pero maganda yung gayon, yung dalawa pong babae, nagdimandahan na po. Grabe yan, no? Nag-away na. At gusto nang dalhin sa barangay. Alam niyo kung bakit, mga kalingap? Dahil sa silos. Nagsilos daw si Landa, ba't nandoon si Melody? Batay. Ano nangyari? Nagsilos. Ba't nandoon si Melody? Nagbabantay. Ang sabi ni Melody, ay si Rab ang nautos sa akin na pupunta ako sa bahay ni Biyanan mo. Sabi, huwag ka pumunta dito. Wala ka rapat ang pumunta dito sa ano. Ako lang ang dapat magbantay. Sabi ni Landa. kakusapin ko sila, mga kaibigan. Ngayon, mga ka-strawberry, ang nangyari, may kinuha si Kuya Bal na tagabantay kay Lola Damiana at sinasawuran yun kada buwan, 5,000. Tapos si Rab naman ay kinuha din niya si Melody para katulong ni Landa dahil hindi naman palagi si Ate Landa sa bahay ni Lola Damiana. Kaya pag wala si Landa, si Melody naman ang pumupunta kay Lola para secure yung kalagayan ni Lola para hindi siya laging nag-iisa. Ngayon, ang nangyari, nagsilos si Ate Landa kay Melody, kaya pinabarangay niya siya, nagdemandaan na, nag-away na yung dalawa dahil nagsilos si Ate Landa.